Game? So, andito na naman. Ay, andito pala ang camera. So, mga BBs, andito tayo sa bagong-bagong episode sa aking channel, ang The Unboxing! Bagong-bago, no? Ang galing. Pero syempre, hindi ako mag-isa lang dito. Syempre, kasama ko ang Kong TV, my love, so sweet, honey bun, sugar buns ko na kanina pala naghihintay at galit na! At sama na naman ang kalooban. So, ito yung ating guest. Umupo po kayo dyan. Huwag kang nangingialap! Sa tingin mo, meron ka na bang idea kung anong gagawin natin nung sinabi ko sa'yo na mag-guest ka sa channel ko ng The Unboxing? Wala. Magbubukas lang na kung ano-ano. Naka-unboxing ka ba sa ano mo? Sa meron. Channel mo? Anong ilang box nyo nun? Kay Kidlat. Laruan niya. Ah, okay. Hindi marunong mag-interview. Ang hirap kasi, isang masagot isang tanong. Yung laruan nga ni Kidlat. Ah, so kamusta ka? So since mag-unboxing tayo mga BBs, syempre! Kailangan natin ng kagamitan. So, ilalabas na natin ang kauna-unahan nating box, ang Box of the Unboxers. So, pipili ka dito kung ano yung gusto mong gamitin sa pag-unbox ng mga box. Uy, wow! Gusto mo ba ng bunting, ng ganyan? O, diba? May budget, bago yan. Yan ang gusto mo, sure ka? ASMR. Na rin to gamitin agad-agad. So, ito na nga
swerte, siguradong panalo ka. Ang hirap lang nang mayroong vice cleaner. Dahil ikaw yung paghuhugasin. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gamitin nyo ng vice cleaner at magkaroon ng vice discarte. Back to the video. Huwag ka umalis, hindi pa tapos. Ang una natin gagawin, syempre, kugupitan natin si Kong TV. Ba't ka ba nagpapahaba ng buhok? Sagutin mo nga sila. Joke lang yun, hindi kasama yun. Para may ano, may ka-long hair si Kidman. Para hindi siya managtataka bakit siya long hair, no? Sisimulan natin ang ating episode na magbubukas tayo ng kauna-unahan nating box, which is ang context box. Okay, context box. Lumilipad talaga ang mga box dito, love. Hindi pa akong tamaan dun. Okay, game. Buksan ko na. Buksan mo lang, love. And then makikita mo dyan yung mga photo and pipigyan mo lang siya ng context. Kung ano yung mga photo na yan. Uy! Meron akong chinot na video dati dito. Yung ano, yung umiiyak ako. Kasi malunggay. Tungkol sa malunggay. Bahay ng Capri tawag dito eh. Taguro! Bahay ni Eugene! Bahay ni Eugene! Ba't ikaw nagpapaalala? Excited ako eh. Kasi... Ano ko baalalaanin ko? Ito bahay ni Eugene. Ay, gawin. Ganito na siya ngayon. Marami-rami rin akong vlog na nagawa dito sa lugar na to. Uwi nga ako sa amin minsan. Talaga. Oh, 2 years ago ka nang hindi naka-uwi doon. Ang ganda na ng bahay mo. Kamusta? Anong pagdaan mo doon? Ito, look. Okay naman. Okay, next picture tayo. Ay, wow! Bahay namin to? Oo! Hindi niya makakita yung bahay nila. 2 years na na-renovate. Ito na pala itsura niya. Ay, may aircon sa taas, oh. Sosyal. Dati kasi pag tumatambay kami, talaga sobrang ano. May aircon naman. May aircon, tapos pag mga 4 p.m. na kailangan ng isara at ipalabas yung lamig kasi pag-uwi ni Tito Val. Nakatambay lang ito dito maghapon, tapos nakuha pa mag-aircon, nanonood kasama pa yung girlfriend. Mm-hmm. Hindi kami pwedeng ano, abutan na naka-aircon doon ni Bibis kasi papagalitan ako, tapos nagugulat siya. Kasi imagine mo naman, inuwi mo yung girlfriend mo doon, nanonood kayo ng movie, naka-aircon pa kayo, wala naman siyang ambag nun sa bahay nila dati. Kaya pagkatapos doon, malinis lagi yung mga plato ron. Akala ko sobrang sipag mong klase ng lalaki. Kasi pag pumupunta ako sa bahay nila dati, lagi siyang naguugas ng pinggan. So sabi ko, grabe ngayon ako nakakita ng lalaking may kusa sa paghuhugas ng pinggan. Yung pala, yun lang yung ambag mo sa inyo. Kaya masipag kang maghugas ng pinggan. 23 na ako, tapos wala pa akong ambag sa bahay. Medyo nakakahiya rin sa tatay ko eh. Hindi, pero matigas ako nun. Pero naghuhugas ka lang? Oo, hindi. Alam ko kasing may ano eh. Sabi ko, wait ka lang kasi. Ginagano kasi sa isip ko eh. Sa isip ko, wait ka lang. Hintayin mo kung ano, makuha ko yung tama, yung galaw ko. Okay, next. Uy! Air 21. Dito ako nagtrabaho ng 2 years. 2 years ako nagtrabaho dito as encoder. Ayun, masaya naman ang trabaho. Masaya yung mga katrabaho ko. Mabait lahat ng mga kasama ko doon. Pero nung ano lang, naramdaman ko lang na parang may kailangan na akong ibang gawin sa buhay. Maraming beses ko na nakuwento to eh. Ano yung pinaka nag-trigger sa'yo nung bigla mong naisip na mag-quit na ako dito? Yung sahod. Maliit yung sahod ko eh. Hindi, paano ba sahod mo noon? Sumasahod ako ng 15,000 quincenas. So 30? Pero, ito ah, pero pumapasok ako ng 8 a.m. Umuwi ako ng 9 p.m. May ganun akong trabaho noon. Minsan hanggang alauna ng madaling araw, may time pa doon ako natulog sa opisina namin. Pero masaya ako noon, hindi ako nagre-reklamo ah. Hindi siya something na malungkot na story ah. Hindi, thankful ako doon sa pinasukan kong trabaho na yun. Masaya siya. Okay. Alam mo ba to? Tingin nga lang. Ayan o. Hindi ko nasasabihin kung ano to ha. Ah, basta ha. Appear na lang tayo. Tayong dalawa na lang yun. Nakakamiss yung mga lugar na to sa amin. Kasi matagal na nga akong dinaka-uwi. Okay. Ay! Susunod na ba? Ayan. So yan ang ating story box. So may naaalala ka ba dyan na story? Band-aid. Meron na. Paano mo nalaman? Tinanong mo to kay mama? Lagi mo sa akin pinikwento, love. Huy, fiancé mo ko. Si Playma Preka. Ganito yan. Ganito siya ang itsura niya nung high school ako. Araw-araw, ting papasok ako sa school, meron akong band-aid sa mukha. Kasi, pag third year, mga second year, third year ka na, nagiging conscious ka na sa ano eh. Parang andyan na yung mga crush. So parang nagkaroon ako ng tigyawat one time.
Yung tigyawat na yon, binanidan ko. Ngayon, binanidan ko yung tigyawat ko na yon. Naramdaman ko na parang, ay, tangina, angas na may banid sa mukha. Parang bad boy. Ganun yung takbo ng utak ko. Tapos... O, parang kang bad boy ngayon? Ngayon, ang nangyari, parang 1 week ko siyang nilagyan ng banid. Oh. Ang ina. Ngayon, ang nangyari, pagtanggal ko sa kanya, namuti. Kasi isang linggo ako may banid eh. So ngayon, hindi pantay yung kulay mo. Oh. 1 week ako may banid. Naging reason siya ng insecurity ko lalo sa katawan. Ang ginawa ko, yung hulma ng banid, nilagyan ko ulit ng banid. Tinatakpan ko. Kaya meron akong banid ng halos isang buong taon. Sa mukha, banid, number one. Number two, pardible. Alam mo kung para saan? Yung polo shirt ko, di ba may t-shirt sa loob? Ginaganyan ko yan para mabawasan yung leg ko. Tapos tinatali ko to sa likod, pinapardible ko, nakaganyan yung istura. Tapos susuot ko yung polo ko. Nilakasan ko na lang yung loob ko. Tinanggal ko na yung banid, tapos lumabas ako. After 1 week, bumalik na yung kulay ko. Isang linggo lang pala yung titiisin ko na may ganun. After 1 week, bumalik yung kulay niya. Nung nag-band-aid ka ba, nakarasyan ka ng crush mo? Hindi rin. Okay, next. Ay, eto! Saan mo nakita to? O, nandudod pa to sa amin. Alam mo ba na gusto ka tang regaluhan yan dati nung bago tayo? Kasi akala ko, may sakit ka na, alam mo sa mga movie wala, na wala. Kailangan kitang laging may dala niyan for emergency. Nag-ano siya, hindi siya makahinga. Andito yung girlfriend mo, tatakbo, tas... Eto, meron ako lagi dalang inhaler. Kasi ang lakas ko magsigarilyo. Dati, everyday love, parang nakakailang ganun ka. Oo, tapos naalala mo dati paglasing tayo, nagaganyan ako. Di, may one time na iwanan ko to. Akala ko mamamatay na ako. Isang hakbang ko, hingal talaga. Legit as in literal. Tapos, wala akong pera. Katabi ko na yung bilihan. Hindi ako makabili. Oh, ano ginawa mo? Tiniis ko lang. Okay, sige, next. Okay, ayan ang ating next. Oh! Ito ang kauna-unahang passport ko. Wala siyang kahit na isang tatak. Wala akong napuntahang bansa nito. Magkakaroon dapat to ng isang laman. Yun yung pinapapunta ako ni Papa sa Bahrain. Tumatawag na yung pinsan ko. Hindi ko sinagot yung tawag ng pinsan ko. Nung pa-Bahrain ka ba dapat? Tayo na? Oo. Oh. Kasi siniyaya nga kita, di ba? Oo, yung nasa probinsya ako noon. Sama ka sa Bahrain. Tapos tinawagan niya ako, sabi niya, love, gusto mo bang magtrabaho sa ibang bansa? Magsama na lang tayo sa ibang bansa. Doon tayo magtrabaho. Na ako, parang sa akin, hindi ko lang kung papayagan ako ng magulang ko, pero willing din ako magpunta doon. Pabalik tayo sa kwento kanina. Naghuhugas na lang ako ng plato sa bahay para hindi mapikon sa akin yung tatay ko. Kaso, hindi na sapat yung naghuhugas ka lang ng plato eh. Talagang may point na pumutok na siya eh, na ano ba, wala ka bang gagawin sa buhay mo, wala ka bang plano. Ano, ganyan-ganyan ka lang, sikat-sikat, wala ka namang pera. Sabi ko, hintayin mo lang. Binagsak ko pa yung gano'n. Uy, gagi, nakakatawa yun. Binagsak ko yung upuan. Andun ako, nasa labas ako, natakot ako, naririnig ko sa nasira. Nasira yung upuan. Paglabas niya, dala niya yung upuan na nasira niya. Kinukumpuni namin sa labas! Ako din nag-ayos. Kawawa naman tong passport na to. Ano to? Open mo! Hindi ko alam kung brief ko to. O brief ni Papa o brief ni Junie. Brief ko, brief ni Papa at brief ni Junjun. Iisa lang. Kung ano yung brief doon, brief namin lahat yun. Yeah, so, mag-move on na tayo sa ating susunod. Yan, ano naman yan? Ah! Ito ata yung isa sa pinaka-proud ko na regalo kay B dati. Magkano to? 3, 2, 2, 2. Fake pa yung binili mo nun. Fake yun? Oo, 2.5. Pero okay lang, love, kasi wala rin naman akong original nun eh. Ito yung lagi niyang tinuturo na parang gustong-gusto niyang pabango. Kaya nung nagkaroon ako ng konting pera, kasi ano siya eh, parang sugar mommy ko talaga si Bibis nun eh. Wala naman akong pera, no? Kaya nga, pero panay ang bili niya sa akin ng kung ano-ano. Kaya binili ko to kay B, kasi paborito niyang pabango. Eh, ang mahal niyan, 2,000 yan. Eh, wala pa siyang pera masyado nun. Yan.
Memories, bring back memories. Alam mo, sobrang touch na touch ako na niregaluhan ako ni Kong yan kasi alam kong wala siyang pera. Pero inipon niya. Pag ginagamit ko siya, sobrang isang ganito lang kasi natatakot na kong maubos. Hinatid mo pa sa bahay yan, love. Nakakapunta ka na ng bahay, nagdi-dinner ka sa bahay na, di ba? Tapos niregalo mo sa akin yan. Nakakatawa pa. Hindi ako nakapagdara ng roasted chicken dyan. Naalala mo bakit? Pagpapunta ka sa bahay, ako ang bibili roasted chicken, pero ipapalabas natin ikaw ang may dala. Ganun ba? Oo! Hindi ko alam. Ako bibili, pero ikaw mag-aabot kila mama. Baka sinasabi mo na lang sa bahay niyo, para lang good shot ako. Oo nga, pero galing siya sa sahod ko noon. Alam niyo na, tito, tita, kung anong mga modus operandi namin. Alam ba nilang mo? Tanga mo, uy, bakbog ng cut mo, no? Huwag ka nang gumanyan! Nang hindi niyo po alam. Okay, next. Ayan, malaki-laki yan. Sa tingin mo, ano yan? Sa tingin mo, ano yan? What's that? Ay, ang ano namin, ang mahiwagang cortina. Legit yan ha, yan yun ha. Ay, ito mismo yun? Kinuha mo ba sa bahay? Ito yung cortina kung saan ako gumagawa ng videos noon. Yan din yung background ko sa ano, Spicy Noodle Challenge. Oh. Hi, this is V. Parang wala ka kasi ano eh, kumbaga wala ka namang pera. So, ma-maximize mo lahat yung ano, eto, medyo social tong part na to ng bahay namin. Pag sinara mong ganun, parang may background ka na agad eh. So, ang ganda niya na background. Maraming salamat sa'yo. Naging likod ka ng maraming videos ko. Tabi mo nga to, baka magamit ko siya eh. Next. Lilipad na lang yan. Hoy! Puta. Magana pa to? Ito mo yung iPad na yun? iPad mini. Dito ako nagbibideo. At ngayon, ang gamit ko na ay ito na. Nakikita niyo ba? Oh, malabo. Tapos ginamit ko rin siya sa networking. Kasi feeling ko dati, kapag pag nagpe-present ka ng mga ano, tapos dito mo papakita, uy, pakisipin ito, madami akong pera. Imaginin mo, dito ako nagsimula sa iPad. I mean, di naman siya pangit nung time na yun. Maganda na to. Pero lagi ko sinasabi, ang pinakamagandang gamit is yung gamit na meron ka. Yung nagmo-motivate ako, ito yung gamit ko. Tara sa kotse. Oo. Alam mo bang pwede? And it's possible. Hindi mo alam itong material na to, ito yung pwedeng mag-kickstart ng karir mo ng buhay mo. Hindi mo maiisip yun, di ba? Napakalaking ano niya, part siya ng buhay ko. And yun, salamat. Salamat, iPad. Uy! Sali mo naman ako mag-open para may ambag ako dito kasi pinapili ako ng kagamitan. Hindi naman nagamit. Ang laki ng box. Ay, wow! Ito ba yun? Hindi ito yun. Kamukha lang nito. Alam mo po yung nagpapasalamat ko. Buti hindi kami sumemplang. Buti hindi tayo sumisemplang. Buti na lang, love, kasi... Yung helmet namin, lahat puro ganito. Tapos, hindi yan nakatali ah. I mean, hindi yan nakapasok dito, walang safety. Tapos, pwede mo i-ganun oh. Tapos, gumagalaw kasi siya. Kasi paiikot siya. Mauli. Nakita ko si Papa. Nakita ko si Papa. Sunod-sunod na to. Nasakit-sakit yung itsura niya. Hindi rin niya alam eh. Akala niya natin yung helmet pa ganyan yung suon. Ay! Oh, yeah. Ang next. Yan ang ating memo box or memory box. So, meron tayong mga photo dyan. So, ano yung mga naaalala mo? Batangas peeps. Tingnan mo, sino kamukha ni Kidlat? Ganito ang itsura ni Kidlat ngayon. Love, nakita ko to. Talagang kamukha mo. Kamukha mo talaga si Kidlat. Hoy, ito. Anong meron dito? Mga kapitbahay namin to, si Ate Tere. Ito si Benis, tas ako. Parang sa gala. Sino to? Ako ba to? Yeah. Ako tong nasa pool? Walaan mo. Yung edad ni Papa dito, inyong edad ko ngayon. Nagkaanak si Papa 30, so mga 31. Mas matanda ako ngayon. Ay, ito si Amang, mama ni Papa. 1991, July oh. Ay, hindi pa ako, buntis si Mama! Eh, no, may ano sa likod. Ito si Papa, ano to eh, paalis na to ng ibang bansa eh. Sabi, huwag mong paalisin yan hanggang di ka pinapakasalan. So, nag-civil wedding sila bago umalis si Papa kasi buntis na nga si Mama. Mama, parang Demi Moore yung buhok. Yun kasi yung usong buhok dati, mga 1991. Ganda pa rin ang nanay ko. Tatay ko, gopings pa rin. Tapos kulot talaga siya. Pares talaga kami buhok ni ano, paring bal. No, ito, Christmas. Siyempre, kasama ko si Junie. Ang itim ko talaga, oh.
Iba yung itim ko. Yung itim si ko parehas na. Si Juni ang puti, no? Yung Juni, maputi. Pogi pa rin naman ako kahit maitim. Ay, wow! Ito yung usual birthdays dati, di ba? May pineapple na tusok. Sobrang big time nito pag may ganto ka na. Sang itim ko talaga! Dami yan, ito, ha? Si Kidlat. Oh, si Kidlat. Ay, ito yung mga pinsan. Ito mga pinsan ko to, nasa Canada na to. Mas pop cola pa hinihigop ko. Sorry, Mountain Dew, ha? Hindi nyo pa kasi okay nakuha nung time na to, eh. Talagang bata pa lang, hinayaan na ako mag-soft drinks ng nanay ko, eh. Kasi si Kidlat hanggang ngayon, talagang hindi pa titikim na soft drinks kahit yan. Kahit juice, hindi pa siya nakatikim. Hey! Pulot talaga ako. Hindi ganyan ang buhok ni Kidlat ngayon, eh. Oh. Awi! Para lang makita nyo, guys, kung sino talaga. Pares kami ng ilong, pares kami ng mata. Ay, ito, mga kapitbahay namin before, si Teus. Hindi ko alam kung tumanda lang tayo, pero iba yung Pasko dati, no? Iba yung Pasko ng bata ka, no? Pero piling ko tumanda lang tayo. O pa, kasi baka ngayon kasi tayo na nagbibigay ng regalo. Dati naghihintay lang tayo ng regalo pero ng mga bata. Pero hindi ba talaga yung Pasko nun? Iba yung vibe ng Pasko dati. Siguro dahil parang bata lang tayo, tapos tumanda lang tayo na, no? Ang maganda makonfirm yun sa magulang natin, eh. Yung Pasko ba nun pa? Iba sa ngayon. Kasi matanda na silang. Tanongin nyo nga, guys, sa mga magulang. Ah, ito, bata pa lang. Hindi ko alam kung mahirap ba kami or ano. Hindi ko masabing mahirap kami kasi may computer kami. Bibira may computer noon. Pero hindi ko alam saan nakuha ng tatay ko to, eh. Piling-piling ko sa ano, eh. Sa opisina nila, eh. Meron pa si Junjun. Sana nga hindi ko na-delete yung video na yun. Umiiyak siya. Niroll ko yung camera. Tapos nag-ano ako, naglalaro ako. Tapos sa likod siya, gusto niya na maglaro. Hanggang sa umiiyak na siya. Tapos in-upload ko sa YouTube yun. Isa yun sa mga unang video ko. Ngayon, napanood yun ang mga kaibigan niya. Tinagtatawanan siya. Umuwi siya sa bahay, umiiyak ulit siya. Pinagalitan ako ni mama, delete mo yan! Dapat in-unlisted mo na lang. Ay, mamamalay ko ba? Pwede pala yung mga ganun dati. Paano yung iyak niya kasi yun? Oo, talagang agulgol! Ang edit ko nun, Windows Movie Maker. Maaga akong ano, gumaling sa ano, computer. Kaya parang destined talaga ako maging vlogger, eh. Kumbaga dati pa lang, iniready na ako. Ito, bata pa lang, power na. Ito naman, pag-graduate ko ng high school. Yung haba ng leg ko. Ang haba talaga ng leg ko. Talagang giraffe talaga, oh. Uy, si Papa naman. Talagang ang haba ng leg ko talaga. Bakit kaya? Ay, ito, itong kotse na to ni Papa. May one time, ito, iniwan niya kami, nakabukas. Binaba ko ngayon yung ano. Dahil nakikita ko siya, eh, sinasama niya ako nakita. Pinaandar ko ngayon yung kotse. Ito, itong edad ako, ito. Basta umandar siyang gawa, no? Wala dito siguro hanggang gate. Uy! Umandar yung kotse. Paano mo inista? Hindi ko alam. Okay, next. Guys, nakumpilan siya. Kumpil to? Feeling ko. Kumpil ba o Ash Wednesday lang? May nakawak sa likod? Kasi nagpa-compile ako nung isang araw kay Father Nelson. Para sa wedding. Para sa wedding. Kasi sinasabi nila, hindi pa daw ako nakumpilan. Ngayon, hinahanap yung records ko siguro sa simbahan. Hindi na makita. Eh, did at least 2 beses ka na nakumpilan. Ay! Si Balot. Ito, suntok lang rin din sa ano to. Gusto ko lang din talaga magkakotse para makakapunta ako sa iba-ibang lugar, makapag-vlog ako. Pikon na pikon kasi ako noon. Takang-taka ako, ang daming kotse sa kalsada. Tanong ako ng tanong sa sarili ko, bakit ako wala? Yun yung lagi kong tanong. Kaya sabi ko, hindi pwede to. Sansaya ni Papa. Sa kanya talaga ako may gustong patunayan, eh. Siguro nung time na yun, nakikita ko yun as parang kung totoo lang, ha. Pero nung totoo, inis na inis talaga ako kasi ba't pinupush niya ako mga ibang bansa? Yun yung totoo ko nararamdaman. Pero ngayon, kung babalikan mo, napaka-importanting part siya ng success ko. Kasi yun talaga yung magpupush sa'yo. Kasi nga, kailangan akong may mapatunayan sa kanya. Sa kanya talaga. Siya yung number one. Kaya nung nakuha ko to, actually, itong kotse, sa kanya rin nakapangalan. So that's it for our memory box. Okay, so ito ang ating next. Be gentle. Hoy! So yan ang ating food box. Kapon lang, kumain kami nito. Maraming salamat sa 7-Eleven, sa inyong Jumbo Sisig. Maraming beses niya kaming niligtas. Mga panahong pagpetsa di peligro na. Pahirit nyo nga, kainin ko mamaya. So ito yung tinatawag natin love na gift box. So, itong box na to yung bagay na regalo ko sa'yo na makakatulong to sa'yo sa mga pangarap. Sa isa sa pangarap mo, as in pangarap mo sa life. Eh! Fear box pala yan! Hindi ba yung gift? Hinay-pipe ko pa, mali pala, sorry! Kwento mo yun? Mutas-mutas? Matay balaybo ko. Ayun.
Oo, tumatayo talaga mo lahibo niya. Pyrophobia ang may tawag sa ganyan eh. Maraming may ganyan actually. Hindi ka ba nakakaano doon? Hindi pag nakikita mo yung mga baku-baku ko sa mukha. Hindi. Iba to, iba to. Nakakaano siya, nakaka-stress siya. Sorry. Ito wala talaga yung gift ko sa'yo. So ito yung gift ko sa'yo na ang gift na to ay makakatulong sa pangarap mo talagang matagal ko na tong surprise. Hindi ko alam kung paano ko siya sa'yo ibibigay. So, sakto naisip namin tong content na to. Di ba ang pangarap mo, magkaroon ka ng bahay sa Japan? Ah, so, pag nagkabahay tayo doon, yan ang ilalagay mo sa susi. Motivation mo yan yung nakikita mo. Ikwento mo naman sa amin kung bakit mo siya naging pangarap. Nung nakapunta ako sa kanya, na-inlove talaga ako doon sa lugar, sa culture, sa lahat. Ay, maganda naman dito sa atin, pero gusto kong tumira doon balang araw. Isa yun sa pangarap ko talaga. Ang saya doon eh. Di ba kahit ikaw? Siguro, parang pag may bahay ka kasi doon, tira ka ng isang buwan doon, tapos balik ka dito isang buwan, tapos balik ka ulit doon, 1 month ka ulit doon, o kaya 2 months, tapos dito ka, 2 months, ganun. Parang retirement plan ko talaga siya. Ganun-ganun lang, isang buwan doon, isang buwan dito. Parang nagpapaalam ka sa akin na, uwi pa rin ako dito, parang ikaw lang yung may plano na pumunta doon. Oo, tapos saan mo kayo siyempre? Explore tayo doon. May mga artista kasi nakikita ko, bumibili sila ng bahay. Yung iba nasa US, nasa Canada, ako talaga Japan talaga. Kumbaga kailangan kong umasenso sa buhay para maabot ko yung cost of living nila ron. Balang araw, darating yung time, ilalagay ko sa susi itong nakalagay dito. Darating yung araw na yun. Oh, alam nyo na, clean name ko na, mangyayari yan. Anywhere near sa, basta hindi siya Tokyo. Para yung Tokyo kasi, ano mo siya, hindi ka dun mismo sa loob nakatira. Kaya para balik-balikan mo siya. Actually, kaya na nga bumili ngayon eh, bili tayo ngayon. Gusto mo, bili tayo. Ay, puta na, kahit ngayon to, pwede akong bumili. Bili tayo! Pangarap talaga to. Si emotional. Japan! Otsu karisama desu. Arigato gozaimasu. Kong tomoshimasu. Chip it out, power, peace. Okay, so i-open mo to, love. Ang ating next ay... Ay, wow! So, yan ang ating Polaroid box. So, lahat ng igigess ko sa vlog na to ay magkakaroon ng picture para remembrance at maglagay ka ng message mo sa likod ng picture. First episode, okay. 1, 2... And gusto ko lang mag-message ka or kahit anong gusto mong sabihin sa box na to. Kasi gusto ko siyang mapuno. Home TV. Okay, pirma. Hop. Kasi pag naputo ko to, bebenta ko kay Boss Toyo. Love you. And thank you for being a good mom. To our son. Oh, dapat pala na in-invite kita sa mga gantong vlog para masabi mo sa akin yan. Unang picture natin, natakpan ka. Ang ganda! I love it! So, meron na tayong kauna-unahan na guest and message. Makakailang episode kaya tayo dito? Ayan! So, bukod dyan, syempre ito na ang ating last box. So, ang box na to ay isang mystery box. So, napakadali lang, no? Gusto mo bang iuwi ang box na to kapalit ng 20,000 pesos? Maglalabas ako 20,000? Yes. Ako? Oo. Ay, hindi na. Ayaw mo? 20,000? Sure ka? 20,000? Oo. Sige, 15,000. Ako maglalabas? Oo nga! For 15,000 pesos, iuuwi mo ba itong mystery box? Siguro magpapas ako. Kung nag-episode ka para swerte. 15,000? Mas maganda yung mystery kapag di ko kinuha. Ayaw mo walang maglabas eh. Okay. Yan yung hindi niya kinuha for 15,000 pesos. Ano? Ah,
Di ko kinuha! 15,000 lang yan. Ano yan? Sabi mo. Dapat kinuha ko. So, ayan guys. Dito na natatapos ang ating The Unboxing. Thank you so much, my love, Honey Bunch, Sugar Bunch, Kong TV, my love, so sweet. Pag ikaw kasi sa 20,000, sabi ko nga 15,000, hindi ka pa pumayag. Sama pa ng loob yung binigay. Yoko na!